So in this video guys, ang gagawin naman natin, so mag-create po tayo ng buttons with colors. So HTML colors. So paano tayo gagawa ng buttons na meron siyang colors. So for example, dito, so mag-type lang tayo ng button, type, then submit. Okay, then submit. So dito meron tayong button. So paano natin ito lagyan ng colors or background colors? So dito tayo sa itaas, then gamit tayo ng style. Okay? And then dito lagyan natin siya ng attributes na ID. Okay? So ID. Then for example, button 1. Then itong button 1 na ID, so i-call natin siya dito. Okay? And then under sa button 1, so for example, lagyan natin siya ng background. Then tomato. Okay, so yung color background is nag-iba siya. And then kung gusto nating ilagyan ng mas para mas maganda, so lagyan natin siya ng padding. And then for example, lagyan natin siya ng 5px or 5px. Okay? And then lagyan natin siya ng border radius. And 3px. Okay, so parang nag-round na yung button. And then tanggalin natin yung border para mas maganda. Then none. Okay, send guys. And then kung gusto nating lagyan ng kulay yung text, so color then white. So mas maganda na yung button natin. And then pwede natin siyang lagyan pa ng padding na 10px, so para mas malaki. And next naman, kung gusto nating lagyan ng hover, so every time na i-point natin sa mouse, so may mag-iba yung kulay. So tawagin lang natin yung ID na button, and then dito lagyan natin siya ng hover. For example, background color, then i-hover natin siya as brown. Okay, so guys, so nag-iba yung background color. So ang next naman, kung lagyan natin ng color yung text of every time nag-hover tayo, so pwede naman siyang lagyan ng color. Then for example, ito. Okay, so guys, so mag-iba yung color. And then next naman, dagdagan natin ng ibang button. So ito is button 2. Then ito namang button 2, so pwede nating kopyahin lang to. And then palitan lang natin ng background color, so orange. Okay, so guys, so orange, then hover background ito. Okay, so mas maganda yung pagkagawa natin sa button. And then another button. So wait natin to. So 3, 4, 5, and 6. So okay, so ito na tayong sa button 3. So button 3. And then lagyan lang natin ng color dito. So Dodger blue. Then yung hover,
lagyan natin siya ng blue. Okay, so yun guys. So next naman is itong sa 4. So simple lang yung pag-create ng button. Okay, then background lagyan natin siya ng medium green. Okay, so medium C green, then hover lagyan natin siya ng green. Okay, so mas maganda yung button natin. And then itong sa 5, so open lang natin to 5, then 5, then lagyan natin ng background is slate blue. So slate blue, then purple ang hover. Okay, so maganda yung button natin. Then itong last, so sa button 6, okay, then lagyan natin ng background violet. Okay, so yun guys. So maganda na yung button natin. So ganun lang yung pag-design sa button. And then for example naman, kung meron tayong each one or header, so for example dito, so each one or header, so break line para mag new line yung next nating element. So for example, hello world. Okay, so hello world. Then kung gusto nating lagyan ng background, so tawagin lang natin ang each one. And then background. Background color, for example, Dodger blue. Okay, so yun guys. Then lagyan natin siya ng padding TNPX, then color white. Okay, so yun yun. So maganda yung pagkakulay natin. So ganun lang yung pag-design ng system. Then font family, then for example ito yung gamitin natin. Palitan natin yung font. So lagyan natin ng Arial. Okay, so nag-iba yung font style natin. Okay, so guys. Then kung gusto nating lagyan ng radius dito, so pwede naman siya. So lagyan lang natin ng border radius. For example, 5%. Okay, so ano siya? 2 1, so hindi siya ano guys, lagyan natin siya ng 5px. Okay, so yun guys, so yung ano yung sa corner, so nag ano siya, nag iba. Okay, and then pwede naman tayo mag create dito ng circle. So for example, gusto nyo mag create ng circle, so ano lang tayo ng div or division. Under dito sa div, lagyan natin siya ng ID, then my div. So dito sa CSS natin, so tawagin natin ang my div, then background, lagyan natin siya ng tomato, then width, example 500px, then height, okay, so yun guys, nakita natin.
500. Okay, so yun guys. Then, kung gusto natin gawin itong circle, so ganito lang. Border radius 500 px. Okay, so yun guys. So, mas madali lang yung pag-create ng circle. Palihitan natin. Okay, so yun guys. So, naging circle yung ano natin. Pwede naman siyang i-reduce 200 or 300. So, magdepende sa inyo kung ano yung output na gusto niyo po. Okay, oblong. So, yun guys. So, madali lang yung pag-design sa system. And then, kung gusto nyo namang yung text, itong Hello World na mag, ano siya, parang mag-moving. So, lagay lang natin dito ng marquee. So, marquee. Marquee. So, tama ba yung, ano, spell nito? Mali yung marquee na wrong spelling po tayo. So, marquee kulang ng A. Okay, so yun guys. Nag-move yung text. Okay, so yan guys. Okay, so yun lang yung pag-design sa ating HTML. Then, next naman, kung magdagdag po tayo dito ng text, so, lagyan natin ng P or paragraph. Then, this is my first paragraph. Okay, so ito guys. So, nakita natin. Lagay natin siya dito sa H1. Then, kung gusto niya siyang i-center yung text, so, yung P, tawagin lang natin dito. So, P, and then text align center. Okay, so nasa center na yung text. Okay, so yan lang guys, and I hope na may natutunan kayo sa video natin ngayon, and don't forget to subscribe, and please follow lang sa Facebook page and sa YouTube. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe para mas marami po kayong matutunan sa ating mga video. Okay, and God bless.